Sa mga nakaraang talakayan, napag-usapan natin na ang proseso ng globalisasyon ay nagre-resulta ng hindi pantay-pantay sa mga aspeto ng bawat bansa patungkol sa sosyo-ekonomiko at politikal na mga kategorya ng mundo. Sa mga scholar, kinikilala nila ang dibisyon sa lipunan. Naniniwala sila na ang mundo ay nahati sa North, South, First, Second, at Third World. Ang mga overseas Filipino workers o kilala sa tawag na OFWs sa Europe, Australia, at Amerika ay may kakayahang makita ang malaking pagkakaiba sa aspeto ng pamumuhay sa Pilipinas at sa mga kanluraning bansa o Western countries. Ang ilan sa kanila ay umuwi bilang one-day millionaire na nagbibigay ng mga regalo sa kanilang pamilya, kamag-anak, kapitbahay at mga kaibigan. Nakakatawa mang isipin, ngunit ito ay nakagawian na sa bansang Pilipinas. Bagamat medyo mataas ang kanilang kinikita kumpara sa kung saan sila nagtatrabaho sa Pilipinas, mapapagtanto nila na mahirap pa rin ang buhay sa kabila ng mga remittance na pinapadali nila sa kanilang mga pamilya at ang mga buwis na nakukuha ng bansa mula sa mga ito. Higit pa rito, hindi nila matatakasan ang katotohanan na ang paminsan-minsang pagbabakasyon nila sa Pilipinas ay pansamantala lamang dahil kailangan nilang bumalik sa trabaho upang magpatuloy sa paghahanap buhay sa ibang bansa. Ito ay refleksyon ng pandaigdigang dibisyon sa pagitan ng Hilaga at Timog gaya ng nararanasan ng mga Pilipinong ito. Kung pantay-pantay ang lahat, bakit hindi nalang magtrabaho ang Pilipino sa sarili niyang bansa? Bakit hindi nalang magpatayo ng sariling business? Bakit kailangan niya pang lumuwas sa bansa at doon magtrabaho? Isang malaking patunay na ang globalisasyon ay nagbibigay ng paghahati-hati o dibisyon sa ating lipunan. Ayon sa scholar na si Claudio, the term Global South is a metaphor of interstate inequality and a product of Western imagination. Sa kasaysayan, nagkaroon ng mga dibisyon at paglibel sa iba't ibang bansa sa mundo. Ang mga bansang sinakop ng mga Kastila sa timog na bahagi ng kontinente ng Amerika ay sama-samang tinatawag na Latin America. Sa bisa ng Treaty of Tordesillas noong 1494, ang mga bagong tuklas na lupain sa labas ng Europa ay nahati sa dalawa. Ang kanluran na kabilang sa Crown of Castile, ngayon ay bahagi ng Espanya, at ang silangan na kabilang sa Imperyong Portugues. Pinapaniwalaan lang noon na ang mundo ay nahati sa dalawa, ang Espanya at ang Portugal. Mayroon ding dibisyon patungkol sa paggawa o labor. Ito ay ang core, semi-periphery, at ang peripheries. Ayon sa website na The World Systems Theory, binigyan nila ng definisyon ang mga nabanggit na konsepto. The core consists of those nations which are dominate and have a dominant economic relationship with the semi-periphery and periphery. The periphery consists of those nations who are being dominated. In between, these two is the semi-periphery, in which nations are included who both have dominating economic relationships with the periphery and less dominant ones with the core. Mula sa mga dibisyong ito,
Ang Global South ay pangunahing tumutukoy sa Southern Hemisphere na nakabase hango sa Mercatorian Map na dinisenyo noong 1569. Binubuo ito ng Africa, Latin America, at Asia, kabilang ang Middle East. Ang Global South ay nagpapahiwatig din ng mga umuunlad na bansa o developing countries. Sa kabaliktaran, ang Global North ang tahanan ng mga mayamang bansa tulad ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, Russia, at United States. Ito rin ang tirahan ng limang makapangyarihang permanenteng membro ng United Nations. Tulad ng sinabi ni Claudio, the Global South continues to be imagined and reimagined by those who dominate it even as movements from below reshape these constructions through resistance. Bagamat kadalasang nauugnay sa mga developing countries, ang Global South ay may kapareha din sa mayamang bansa. Ang mga pamilyang naghihirap, mababang pagpapasahod, pagsupil sa mga karapatang pantao, at iba pang mga paglabag sa mga pangunahing karapatan sa Europa, Australia, United States, at Canada ay may mga pirasong ebidensya na ang mga tao mula sa mga developed countries ay nagbabahagi rin ng mga katulad na karanasan sa mga taong mula sa developing countries. Sa parehong konsepto, ang cosmopolitan metropolis ng Metro Manila ay ang sentro ng kaunlaran sa bansang Pilipinas. Maraming sasakyan, nagsasaad ng mataas na antas ng pamumuhay, pagkakaroon ng mas mahusay na sistema ng transportasyon, mga institusyong pagbabangko at pananalapi, pagkakaroon ng malalaking komersyal na establishmento at sentralidad na pambansang pamahalaan at araw-araw na paggamit ng mataas na teknolohiya sa bawat mamamayan sa lugar na ito. Kabaliktaran naman kung pag-uusapan natin ang malalayong isla ng Visayas at Mindanao tulad sa Cotabato na halos nakakaranas ng linggo-linggong pagkawala ng kuryente, kawala ng signal sa mga telepono, hindi maayos na kalsada para sa transportasyon at marami pang iba. Sa makatuwid, sa mas malawak na aspeto, makikita natin ang ganitong konsepto sa tinatawag nating Global North and Global South. Sa ngayon, masasabi na ang mga terminong Global South at ang Third World ay magkapareho ng konsepto. Pareho silang tumutukoy sa mga kondisyon na karaniwang matatagpuan sa mga umuunlad na bansa o developing countries. Dagdag pa ni Claudio, the term Third World is the antecedent of Global South. Ang terminong Third World ay tumigil sa pag-iral nang matapos ang Cold War. Sa kasaysayan, minsan ay ikinakategorya ang mundo batay sa ideolohiyang pang-ekonomiya ng Western Capitalism laban sa Soviet Union Socialism. Ang kapitalismo ay nagpapanatili sa pagpili ng mga mamimili, pribadong pag-aari at kalayaan sa ekonomiya, habang ang sosyalismo ay nailalarawan sa pamamagitan ng kontrol ng Estado sa mga paraan ng produksyon, pamamahagi at pagpapalitan. Ang mga kapitalistang ekonomiya ay tinuturing na unang daigdig at ang mga sosyalistang ekonomiya ay tinutukoy bilang ikalawang daigdig. Ang mga hindi kabilang sa alinmang uri ng formal na ekonomiya ay nabibilang sa Third World. Ang terminong ikatlong daigdig o Third World ay unang ginamit upang tumukoy sa mga dating kolonya ng European countries. Upang ilarawan, ang India ay tinuturing na isang Third World country dahil ito ay isang kolonya dati ng United Kingdom. Ayon sa kategoryang ito, ang Pilipinas rin ay kabilang sa Third World countries. Nang maglaon, ginamit ang kategorya upang sumangguni sa mga bansang hindi kapitalista o sosyalista. Dahil maraming bansa ang naghihirap, ginamit din ang termino para tukuyin ang mga mahirap na bansa sa buong mundo.
Ang mga bansang ito ay tinuturing na hindi industrialisado o kaya naman ay papunta pa lang sa industrialismo. Kadalasan, ang mga nasabing bansa ay kulang sa sistema ng pagbabangko, pananalapi at kalakalan. Marami na ring bansa sa Asya na dahan-dahang umunlad at umangat ang ekonomiya kahit ito ay may mapait na kasaysayan sa pananakop ng mga naglalakihan at makapangyarihang bansa. Kaya naman, hindi na napapanahon ang pagsabi na ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay kabilang sa third world countries o mahirap na bansa. Makikita rin natin na dahil sa globalisasyon, natatama sa paunti-unti ng mga mahirap na bansa ang sistemang mayroon ng mayamang bansa. Isang halimbawa na dito ay ang biglaang pag-angat ng bansang Singapore na itinuturing na isa sa mayamang bansa na bumulusok pataas ang ekonomiya dahil sa pinangunahan ng isang madiskarte at matalinong leader sa katauhan ni Lee Kuan Yew. Ang karatig bansa ng Pilipinas tulad ng Indonesia, China, Japan ay sumasabay na rin sa mayamang bansa at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo ng komersyo. Ngunit, isang mapait na katotohanan ang hindi natin pwedeng talikuran kalakip ng pag-unlad ng mga bansa. May mga bansang umaharap pa rin ngayon sa kahirapan na nakakaranas ng tagutom, hindi pantay-pantay na pamumuhay, walang kalinisan sa kapaligiran, kapos sa edukasyon ng mamamayan, mahinang klase na infrastruktura, sigalot sa loob ng sariling bansa at marami pang ibang problema. Sa Pilipinas, iniisip ng karamihan na ang mga pangunahing salarin sa tinatamasang kahirapan ng bansa ay dahilan sa mga buhayang politiko na nakaupo sa pwesto. Pero sana isipin din natin na hindi lang ito ang nag-iisang problema ng bansa. Paano kung ang tunay palang salarin ng kahirapan ay walang iba kundi tayo mismong mamamayan? Sa baluktot na pangangatwiran at maling pananaw sa kaunlaran, lumulubog lalo pababa ang ekonomiya ng ating bansa. Isang malaking what if kung ito ay mangyari sa bansang Pilipinas. Imbis na isisi ang kahirapan sa gobyerno, ba't di natin sisihin ang ating sarili? Imbis na mahati ang bansa patungkol sa usaping politika, ba't hindi tayo magtulungan at magkaisa? Imbis na tumingin sa problema, ba't di natin tignan ang positibong bagay na makukuha sa ating bansa? Para maalis ang sistema ng tatsulok, kailangan nating magkaisa upang magkaroon ng pantay-pantay na pamumuhay sa ating lipunan. Iwasan ang galit sa isang pamilya, mapakaliwaman ang ukanan, hindi kulay ang dapat na siyang magdikta. Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay hindi siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Mabuhay ka, Maharlika.